Welcome back to our YouTube channel. So, ito na nga, fully vaccinated na lahat ng utaw dito sa loob ng bahay. Si Mama, si Papa, kami ni Primo, tapos si Liz. Okay na, fully vaccinated. Ito pala yung unang vaccination nila Papa at ni Mama. A few moments later. Dok, pwede bang bibigay mo na lang? Ay, hindi na ako nabibilang mo kasi kapag minsan kapag nagbibilang ako, kapag 3, humihilag mo. 0.5 po. Pinakita mo pa sa akin. Relax lang po. Huwag niyo po ang titigasan. Huwag niyo gagalaw, ha? Wala na po naman. Ma'am, 0.5 po. Ma'am. Relax lang po ito, huwag yung pagtitigas na huwag yung pagkagalaw ko. Huwag na po yung tumingin sa karayon, doon na po kami. Ma'am, wala na po, wala na pa naman. Sir, 0.5 po. 0.5 po. Baba lang po ito, ha. Yung pong titigas lang yung po yung gagalaw, ha. Doon na po kayo tumingin. Ha? Opo, wala na po naman, sir, ha. Boom, boss, ma'am. First dose ng vaccination nila Papa, Mama at saka ni Primo. Kita nyo naman yan. Ang ganda lang nung step 1, step 2, step 3. Yung process doon sa Ayala Vaccination Program. Ano? Salamat pala Globe. Kamsahamnida. 4 to 6 weeks later. Screening. Waiting time. Hey madam. Ano na naman yan guys? Ang arty naman nito, tingnan mo siya, oo. Oh. Tapos ito, sa kapunta mag-basketball ka. Basta si Papa. Ang bilis mo pa, nakaligtas ka dun pa. dito ka muna, Father. Wala, injection na yan. A few moments later.
Justin. So yun, next is yung vaccination nila Pretzel and Isiya. Ito yun. Flashback. Hello mga munchies! Hi! Hi! So ngayon ay magpapa-flu vaccine si Sia ulit at si ate. At every year kasi to kami nagpapa-flu vaccine. So isasama namin kayo at i-vlog ko kung ano yung... Kung titingnan natin kung nagbago na ba yung reaction ni Sia pa nagpapa-flu vaccine. Kasi every time na nagpapa-flu vaccine yan, yeah, laging umiiyak. So mamaya, tingnan natin kung ganun pa rin siya o brave na ba siya ngayon. Ano sa tingin mo, love? So ayun, malapit na tayo dun sa clinic na pagpapa-flu vaccine nilang dalawa. Thank God sa office kasi meron silang ino-offer na mag-ganon para sa mga dependents. So in-enroll ko sila dun kasi syempre bawal pa naman sila sa COVID vaccine. At kami naman lahat sa family may bakuna na. Thankful kami sila mama at si papa na-influensyaan ko magpabakuna. A few moments later. Hi! Ting! Bakuna ready ah! Si ate. Hi! Bakuna ready rin ah. Yes. Oh? Sexy mo. Ganda naman ang necklace ni ate. Yes. Bakuna ready ka rin? Ganyan. A few moments later. Very good din eh. Tingin ka na dito. Magka-count naman si Doc tapos inhale ka lang. Ako nga, lalagay ko lang po dito, ha? Pwedeng umiyak, pwedeng sumigaw, pero huwag mo gumutin, ha? Relax lang. Huwag gagalawin yung kamay, ha? Ha? Tingin ka kay mama. Ganyan lang. Sige, so 1, 2, inhale. Don't move. Okay lang yan. Okay lang. Inhale lang. Tapos na. Very good. Tapos na. Okay na. Very good. Yay! Finish. Okay na. Hindi siya umiyak. Very good po. Ang galing. Galing ha, hindi ikaw umiyak ha. Very good yun ha. Kaso medyo ano, pinapangarap. Okay. End of flashback. Huwag kayo magulo ma! Ilaw. Nakita ninyo, nung sa flu vaccine ni Sia at ni Pretzel na nakaschedule, ang naturukan lang si Sia. Ano ba naman kasi mga mamshi, di ba? Itong si Pretzel, may allergy rhinitis, yung katulad sa akin, yung sa ilong. Yung araw na yon bago ka papapasukin sa clinic, ang dami mong fill upan. Vinalidate siya nung nurse doon, wala ka ba ubo, sipon, ganyan. Tapos sabi naman niya, wala po akong ubo, pero sinisipon po ko. So, syempre, tag-as, di ba, nasa isa siya sa mga top ng tagging ng COVID. And uso pa naman noong panahon na yon yung Delta variant. Yung Delta variant, nagmumula sa allergy. So yun, mga mamshi, hindi siya natuloy sa pagpapa-flu vaccine. Nilagay siya sa triage. Nakakaloka yung bata. Kasi kako, bakit mukha ko sinabi na may sipon kayo? Yung sipon mo naman, hindi dahil sa sipon ka talaga. Gawaan lang yon ng allergy rhinitis. Pero syempre, hindi naman natin masisisi yung mga medical frontliners natin. Syempre, precautions, safety precautions lang naman din yung pina-follow nila. At ayun talaga yung SOP ng mga clinics, mga hospitals ngayon, na kapag once na may ubo, sipon, nagtatae, talagang tag as ano siya, COVID, Kemirut, kung ano man tawag nila doon. So, yun na nga mga mamshi. Pero, after 14 days naman, clear naman si ate. At meron talaga si ating certificate of candidacy. Charo. Meron talaga siyang certificate na meron talaga siyang allergy rhinitis. At nagtitake talaga siya ng gamot na pang-allergy. So, yun na nga mga mamshi. So, kami naman talaga ni Elise. Ako at si Elise ay nauna. Ako ata mas nauna. Ito yun mga mamshi. Yan, nakikita nyo naman. Ako ay fully vaccinated na against COVID-19. Virus, charar. Tapos si Elise din, fully vaccinated na. Pasalamat din ako sa work ko at meron silang ganun na program para sa mga dependents, lalo sa mga bagets. Kahit papano, pinapa-flu vaccine ko sila kasi effective mga mamshi. Kapag nagkakalagnat, hindi sila talagang malalang lagnat. Parang sinabihan kami noon ng pedya na niya na magpa-flu vaccine shot para kapag kanilagnat, hindi ganun kalala. Katulad lang naman din ng COVID vaccine yan, di ba?
hindi naman sinabi na kapag nagpa-COVID vaccine ka, hindi ka na magkakaroon ng COVID. I-take nyo na yung mga ganyang bakuna kasi maganda sa katawan, lalo yung flu vaccine sa mga bata. Nako, the best. As in, mga mamshi, proven and tested ko yan sa dalawa. Kasi syempre, bakunado naman na sila. Kailangan masarap yung pagkain. Ganun. I-share ko sa inyo kung paano namin niluluto yung crispy pata at bagnet dito sa bahay. Tapos, itong shrimp namin, kung paano namin niluluto ala shrimp bucket naman. Jeep. Oh, pata at bagnet. Papakita ko sa inyo kung paano lutuin yan. A few moments later. Ayan na mga mapsi, ganun yung pagluluto. Kailangan na sa gapong. Ganyan kadami dapat. Ito naman ang ating pa-shrimp bucket. Wala, sunog na yung dulo doon kasi yung apoy niya nandoon lang. Tama na to. Hugot pa siya oh. Siya mga mamshi. Wow. Ah, diba? Ayan na ang ating crispy pate. Yummy! Delicious!